Disclaimer. This video is no copyright intention, just for support and educational purposes only, such as important information and legal advice for viewers. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. If you like this kind of video, don't forget to like and subscribe, and click on the notification bell. Courage IAMS channel. Education lamang po, bilang suporta kay Senator Amy Marcos. Ang gusto ko lamang po i-point out dito, na sana one of these days tatalakayan po ng Senado. This has been going on for quite some time. Yung pong pang-aagaw sa mga lupain ng mga farmers, very rampant po ito nangyari ngayon sa Palawan. At ang nasa likod po nito ay mga ma-influensyang politiko. I'm not gonna name names, pero pag nagkaroon po ng hearing at ako po ay pinilit na magsalita, magsasalita ako at imbitahin natin yung pinagbibintangang politiko na nangangagaw ng lupa ng mga farmers doon sa Palawan. Ang modus po nitong mga ma-influensyang Poncio Pilato at Herodes sa Palawan ay lalapitan po nila itong mga maliliit na farmers na naghihirap po, naghihikahos at meron pong pangangailangan, immediate medical needs. So magsasanla po ng lupa sa kanila. Once na isinanla po yung lupa sa kanila, papalitan po yung titulo at dadagdagan na lamang po yung pera na isinanla sa kanila. And this has been happening. At wala pong magawa itong mga farmers dahil sino ba naman sila, napakalit nila, babanggain nila ma-influensyang tao na matagal na po ma-influensya doon sa probinsya. So, Mr. President, siguro ito yung isa sa ating mga imbestigahan. Hindi lang po nangyari sa Palawan to, nangyari ito sa buong Pilipinas. Yung mga maliliit nating farmers, inaagawan po ng mga lupain, ng mga influensya, mga politiko, mga influensyang tao, dahil alam nila walang panlaban itong mga pobreng farmers. Now, it's about time, siguro, sa itong 19th Congress, may mangyari sana na masampulan po natin itong mga nangangagaw ng lupain ng mga maliliit nating farmers. And again, isa po ako na willing, kung kinakailangan, banggain po natin itong mga politiko ito. And at the right time, we have to name names and we probably have to call these people dito sa Senate para mag-explain kung talagang totoo yung bintang sa kanila o hindi in aid of legislation. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat, Senator Tulfo.